problem. Sige po. Dino yun? Wala. Nakabungguan ko lang. Nagpunta ka ba talaga ng ball? O ano naman masama doon? Unless ikaw yung nakasayaw ko noon. Hindi. Hindi ako yung nakasayaw mo. Oh, hindi naman pala eh. Hindi mo kami pwedeng abutan dito, Esmeralda. Hindi pwedeng malaman ni Rhea kung nasan ang totoo namin anak. This is my phone. What's it doing in your bag, ha? You are a thief! Fire her! Tumawag kayo ng pulis at ipakulong ka agad tong magnanakaw na to. Yes, sir. Really? Kawawang Jessa. She really didn't know what hit her. Tatanga-tanga kasi. Pumunta ka na dito at kailangan na natin mag-celebrate. Kasalanan mo kung ba't nangyayari ito sa'yo, Jessa. If he just had left me and Angelo alone, hindi ka sana nakulong. Tignan natin kung pagkatiwalaan ka pa ni Angelo after this. Gee, ano nang gagawin ko? Sana kong makulong ako. Magkagalit si Inay kapag nalaman niya to. Anong sabi ni Angelo? Alamin daw niya. Alamin niya kung paano napunta yung cellphone sa bag ko. Pero paano kung wala siyang malaman? Paano kung maniwala siya? Natatakot ako. Paano kung magalit siya sa akin? Kakahiya niya ako. Ma, trust me. Inosente si Jessa. Nabulag ka na ba talaga ng awa mo sa babaeng yan, ha? She's a criminal. You and I both saw the proof of her crime. That girl is not innocent. She stole my cellphone, iho. Ma, she is innocent. Kilala ko si Jessa. She wouldn't do that. She's not the type to do that kind of thing. May I remind you, iho? You've only recently met this girl yourself, ha? Bakit napaka-sure mo sa kanya? Ma, bata pa lang ako. I've learned to trust my instincts. At may gut feeling ako na inosente si Jessa. Really? Well, kung napaka-inosente siya sa mata mo, why don't you prove to me who really stole my cellphone and put it in her bag? Pakita mo nga dyan sa part na yan. Pakita mo dyan. There's your proof, ma. Hindi siya ang kumuha ng cellphone ninyo. Champagne sa likod at mag-celebrate na tayo. I want to taste my victory. Ayan. Let's drink to our success! Sarap! Sa inyo ah. Ano sila celebrate niyo dito? Nananakaw na ako. Baka ipagtabuyan ako ni Angelo. Ayoko mangyari yun. Ayoko mang makulong. Ayoko mang alaw. Ayoko mang isa. Chiki, tanawan mo. Kapag dinala ka nila sa presinto, balitaan mo agad ako. Magagilap na ako ng pera pang piyansa. Hindi ko hayaang makulong ang best friend ko. Salamat, Shingi. Angelo, babe, it's funny seeing you here.
Cleo, tapatin mo ako. Inutusan mo ang assistant mo para ilagay ang cellphone ni Mama sa bag ni Jessa. I'm confused, Angelo. I don't know what you're talking about. Huwag ka na magkaila. Nakita ko siya mismo sa loob ng building. It's a large building, Angelo. Nagkataon lang na may pinaasikaso ako kay Layla. In the same building as your office. If you say so. So, ibig sabihin nun, pwede ko siyang kunan ng fingerprint sample. Hindi ka ba nag-iisip, Cleo? Punong-puno ng CCTV camera ang opisina namin. At kitang-kita ko na nilalagay ni Layla ang cellphone ni Mama sa bag ni Jessa. Bakit hindi mo tinignan na may camera dun? Tumingin ako. Eh, baka nakatago yun. Nakatago pala yun. Malamang hindi mo makikita. Stupid. Angelo, forgive me. Nagawa ko lang naman yun kasi si Jessa yung rason kung ba't tayo naghihiwalay. Hindi naman si Jessa ang rason kung bakit ayaw ko na sa relasyong ito eh. Ikaw mismo. This is the last straw. Subukan mo pang ganunin si Jessa ulit, ipapakulong talaga kita. Si Jessa? Di pa naman sigurado yon. Ngayon, nililinaw kung paano napunta yung cellphone ng mama ni Angelo sa bag ni Jessa. Ay, akala ko ba hindi pa babayaan ni Angelo si Jessa? Eh, bakit nangyayari ito? Mo, ikaw, naninisi ka kaagad eh. Malamang naman, hindi ginusto ni Angelo yung nangyari. Lumaki sa gumaganyan ka, tulungan mo na lang ako maghanap ng pera para doon sa pen natin kung sakaling daling siya sa presinto. Eh, bakit hintayin pa natin na mangyari yun? Asan ba siya? Pupuntahan ko siya. As pag pinuntahan mo siya, anong gagawin mo? Eh di ano pa? Eh di babayaran ko man kung ano man yung ninakaw niya. Milchor, mag-isip ka nga. Pag ginawa mo yun, parang sinabi mo na rin na totoong ninakaw ni Jessa yung cellphone. Hindi pwedeng manahimik na lang ako. Basta ang gawin na lang natin ngayon, hintayin na lang natin yung tawag ni Jessa, okay? Kay mataranta, mag-desisyon ka agad ng di nag-iisip. Jessa! Jessa! Naku eh, bakit naman tinatawag mo pa si Jessa? Abay, para mapagbuntunan ko ng inis. Abay, mantakin mong hindi na pala bahay ni Gerald yun. Ay, paano ko pa siya mahagilap ngayon? Eh, wala ka namang mapagbubuntunan na. Dahil ang alaga mo, eh, nasa trabaho. Ha? Oo, naku, Esmeralda. Uminom ka nga ng vitamins. Bakit? Abay eh, kay bata-bata mo, mas ulyanin ka pa kaysa sa akin. Aling Esmeralda! Aling Esmeralda! Oh, ano? Kartero po. Uy. May pinadala pong sulat sa inyo. Ha? Salamat, ha? Opo, sige po. Tiyo mo nga. Uy, nakalagay sa akin, di ba? Sabi niya sa akin nga. Eh, what is yours is mine, di ba? And what is mine is mine. Parang mali ata. Pareho na rin yun, anak. Sige na, utang na loob. Buksan mo na yan. Ito na nga. Iintriga ko sa laban niyan. Ito na. Ano? 50K! Oh, ang laki niya, nanak! Inay ko! Ah, kanino ba galing yan? Sa tatay ni Jessa. Talaga? Ito, oh. Oh! Alam kong malaki na ang anak ko. Kaya mula ngayon, ay dadagdagan ko na ang sustento niya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ay, pera na tayo! Mayaman na tayo ulit! Yes! Yay! Naku, kung alam lang ni Gerald, hindi mo naman inaalagaan na anak niya. Ay, nako! Para to. Iwan!
Everything's all cleared up. Hindi ka napapakulong ni Mama. Talaga? Salamat. Paala. Kukulong na ako eh. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Nangako ako sa kaibigan mo na hindi kita papabayaan. Hindi ka pa rin talikuran ng pangakong yun. Salamat. Anong sabi ni Jessa? Melchor, okay na daw lahat eh. Dapat lang. Dahil inosente si Jessa. Pero sinabi niya ba ano daw nangyari? Hindi eh. Pero di na importante yun, Melchor. Di ba dapat nga masaya na lang tayo para doon sa kaibigan natin? Di ba dapat masaya ka na lang ngayon? Masaya naman ako eh. Pero hindi mo ba napansin? Simula naman padikit si Jessa kay Angelo, lagi na lang siya napapahamak. Ikaw talagang updated ka sa mga nangyayari kay Jessa eh, no? Melchor, di ba sinabi ko sa'yo, masaya si Jessa kay Angelo. Kaya dapat ako, ikaw, masaya ka na lang din para sa kanya. Unless talagang tama yung hinala ko na nagsiselos ka. Concern lang ako. Concern? Concern ka pero hindi ka nagsiselos. So ano, katatay ka ni Jessa? Na-stress ka ba kanina sa board meeting, kaya ka uminom? Oo. Tama na yan. Ipahinga na tayo. I'll give you a massage para mawala yung stress mo. Sige. Susunod ako sa'yo. Masisiraan ng bait si Rhea. Iyon. Mahal mo talaga yung Rhea niyan. Isit na pagmamahal yan. Nasaan na kayang anak namin, Rhea? Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. May pinamigay ko siya. Sana dumating ang araw. Mapatawad niya rin ako. Ba't sabi mo sa akin noon na hindi mo nakilala ang tatay mo? Hindi mo ba siya sinubukang kilalanin or hanapin? Sabi kasi ni Nay, masamang tao si Ita eh. Kaya iniwan niya kami dahil pangit ako. Sorry ah. Nalala ko lang kasi ang dad ko kaya ako naitanong. Okay lang yun. Matagal na rin yun. Sige, salamat ulit sa paghatid ah. Magkita lang tayo bukas. Oh, and about tomorrow, I canceled all my appointments. Sabihin na lang kita kung kailan tayo may lakad ulit.
Anong meron? I just have to do something tomorrow. Just take a day off. Oh, and about dun sa ginawa sa'yo ni Cleo. Thanks for not making a big deal out of it. Naiintindihan ko naman ang pinagdadaanan ni Cleo eh. Tsaka na ako naman siya sa'yo nandiyan niya uulitin, di ba? Okay lang yan. Salamat ulit. Sige. Ingat ka. Nasaan ka man ngayon, meron ka pang ipatabi. Nasaan ka man... Tatanga-tanga ka kasi! Kung hindi ka sana pumalpak, eh di sana wala na yan sa landas kong Jessa na yan. Eh, pasensya na nga. Tao lang. Hindi na yung maulit. Promise. Hindi na talaga maulit yun. Dahil ako na mismo ang gagalaw. Why do I have to do everything alone? Ako na lang gagawa na naiisip mo para naman makabawi ako sa'yo. No. What I'm going to do tomorrow needs more brain than what you have. Bakit? Ano ba meron bukas? Layla naman, kakasabi ko lang na kulang ka niya, no? Hindi mo ba alam na espesyal ang araw bukas para kay Angelo? At may plano ako na masira yon na si Jessa ang may kagagawan. Chiki, naisip mo na kung anong meron sa araw na ito para kay Angelo? Pipay! Teka nga! O ba tinatanong mo? Ikaw itong assistant niya. Eh, sandali pa lang ako nagtatrabaho sa kanya eh. Tsaka, mas matagal kang fan, di ba? Tsaka, ikaw nagpakilala sa akin sa kanya. Oy, teka lang ha. Oo, matagal na akong fan, pero ikaw mas patay na patay ka sa kanya kaysa sa akin, no? Ano mo nga itong dila ko? Oh, tingin ako. Bakit? Dahil mong kami paano na-miss na yung araw na hindi natin naisip, nasa doon, day ako yun. Ano mo nga? Wala naman eh. Nakabala. Mukha ka talaga. Baka nasa dila mo. Nasa dila ko. Tingin. Ay, kung curious ka, dilapitan mo. Ma! Diba, sige, lapitan. Lapitan na. Eh, umalis! Ano ba yun? Kasi alam mo, baksak na foundation mo. Kaya siguro natakot. Alam, ikaw, masama ugali mo, no? Ano po, entako! Sabi ko na nga ba. Papawin ko yung pang-shopping. Sabi ko na nga ba. Sabi ko na ano? Nga ba. Tumahimik na lang ako. Talaga, kahit kailan? Oo, tatahimik na ako. Tsangin ko naman. Kaya pala umihay. Tumawin na ako. Nandito sila. Magkwekwentuhan? Pa-juice-juice pa? Hmm? Hmm? Ay, bahati niya to. Sige na. Ma, ibaba mo na yan. Yaman na sila. Oh, sige. Hmm? Okay. Kung may rest-rest pa kayo. Pag-ready ka na at ako'y naiinitan. Tara. Ayoko magbuwan niyan. Hindi naman ako taga dito. Mukhang nanalo tayo sa Madjong, Aling Esme, ah. Gaganda ng mga pinamili ninyo. Bagay na bagay sa inyo. Naku, huwag ka nang sumipsip. Hindi kita anggo na ng grasya. Eh, asan po yung para kay Jessa? Eh, bakit ko naman ibibili si Jessa? Birthday niya? Kahit naman po birthday niya, hindi siya binibili ng kahit ano. Hmm? Alam mo, kore ka dyan. Ay, naku, kilan nyo nga, naku. Kulit-kulit mo talaga. Mabuti pa, ligpitin niyo na lang yan, tapos iakyat niyo doon sa kwarto namin, ha? Ah, sige na, sige na, sige na, sige na. Halika na, maya mo na sila dyan. Ah, ganda po, sige. Pakihangat na lang yan, ha, Jessa? Okay. Tutulungan kita. Dahil nakakainis talaga yung mag-inam yun. Yaan mo, Jessa, pag ako sumahod, pag-shopping kita. Ano ka ba? Pag ako sumweldo, ikaw ang pag-shopping ko. Hello?
Jessa? Si Cleo to. I need to talk to you. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, sa tingin mo gusto ko makipag-usap sa'yo. It's about Angelo. Salamat ha, dumating ka. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. I really didn't mean to come at you like that. Masaya lang ako na pinalampas mo yung ginawa ko sa'yo kahapon. Bakit parang malungkot ka? Kasi, special kasi yung araw na yun para kay Angelo. And now, I won't be there for him. Tinawagan kita because I want you to take my place. I used to surprise him on this day. Pero ngayon, parang hindi ko na magagawa yun. Kasi alam ko na mas gugustuhin niya na ikaw yung sumipresa sa kanya. Bakit ba? Anong meron sa araw na ito para kay Angelo? Angelo! Ano ba ginagawa mo dito? Gusto sana kita batiin ng happy birthday. Well, there's nothing happy about my birthday. I canceled all my appointments because I wanted to be alone on this day. And now you're here, reminding me that it's my birthday. The day my father died. Sorry, Angelo. Dahil sinira ni Jessa ang araw na to, for sure, Angelo will hate that monster. Jessa! Angelo! Tagal-tagal ng Jessa yan. Kung na-aksidente o na-deads, kahit kamatayan, matatakot doon. It was on my birthday when my father died. Ako ang may kasalanan kung bakit namatay yung dad ko. Nasaan man siya ngayon, gusto niya maging masaya ka.